Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, pag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga bonuses. Yung limang bonus na nabanggit natin doon sa isang previous vlog. Isa-isahin natin ano ba yung bonus na 1,700 euros, bonus 550 euros, meron ding bonus taxi, karta familia, at saka ano ga yung bonus daw na 75 euros na matatanggap mo doon sa iyong Busta Paga. Alamin natin kung ano-ano ba yan, para kanino, at saka papaano ka makakapag-apply. Lahat ng detalye Raga, doon po ng sigla, partiyan mo! Raga, first time mo gadini sa akin channel. Aloro, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay returning viewer na, dati ka ng solid Raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Mag-aayos ka ng documents, mag-apply ka ng bonus, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Siya tamang-tama sa iyo ang channel na Are. Para na sa ngayon, ikaw ay makapag-adapt at makapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang iyon dapat na gawin? Ikaw lamang ay mag-subscribe sa akin channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para wala kang mamimiss sa mga videos. Like and follow din yung aking Facebook page, Chad Will Guide, para lagi kang magiging updated. Magti-thank you muna ako dahil until now ay naandyan pa din at hindi ako iniiwan. Patuloy na sumusuporta ang lahat ng mga certified Raga, super Raga at saka VIP Raga. Maraming salamat sa inyo dahil lalo na yung iba diyan masyadong matagal na. Patuloy na sumusuporta pa rin sa akin. Yung iba ay mag-18 months na ay naandyan pa rin. So maraming salamat ulit sa iyo Raga. If you want to do the same, become a member of my channel. Wala ka namang gagawin dyan kundi i-click mo lang yung join now. Salamat sa iyo Raga. Reminder muna tayo Raga, today ay June 30, 2022. Last day na ng filing para dito sa Asenyo Unico e Universale. Para na sa gayon ay makukuha mo pa, matatanggap mo yung mga arretrati, yung payment para doon sa buwan ng March, April at saka May. Kapag ka naman July 1 and onwards ka na nag-apply, wala ka ng arretrati, hindi ka na entitled diyan. Kaya halimbawa, hindi ka pa nakapag-apply, may tempo ka pa para humabol. Para na sa ganun, kung qualified ka naman, matatanggap mo pa yung mga arretrati. I suggest din Raga na panoodin mo yung playlist na ginawa ko tungkol dito sa Asenyo Unico o Universale para sa iba pang mga impormasyon. Unang bonus tayo, karta familia. Ang karta familia ay isang financial assistance para doon sa mga pamilya na mayroong at least 3 figli a carico na dapat din ang edad ng mga anak nila ay hindi tataas ng 26 years old. Ang karta familia, yan ay pwede mong gamitin para maka-avail ka ng mga discounts sa pag-access mo, sa pagbili mo ng mga goods and services. 2 years ago ay naggawa ako ng vlog na Are tungkol dyan sa karta familia. In-explain ko dyan ang mga detalye tungkol dito. Ang karta familia ay isang proyekto ng gobyerno. Nagsimula yan noon pang 2015 hanggang 2018. And then nirelaunch nila 2019 hanggang 2021. Yung mga nagtatanong, paano ka makakapag-apply nitong karta familia, pur tropo, stop na yan ngayong 2022 dito sa national government. Pero tuloy pa rin ito ngayong 2022 para doon sa mga selected na regione at saka komune. Hindi lang masyadong napublicize pero na-stop itong karta familia dahil na rin dito sa implementation ng Asenyo Unico e Universale. Isa yan doon sa mga financial assistance na dahil dito sa AUU ay na-dissolve na. Clarification lang Raga, baka ikaw ay malito, ang karta familia ay iba doon sa karta acquisti. Dahil itong karta acquisti, yan ay tuloy pa rin, pwede pa rin niyang applyan. Para sa detalye kung ano gayang karta acquisti, paano gayang applyan, para kanino yan, panoorin mo ang vlog na Are para na sa ganun ay malaman mo yung mga detalye. Ang karta acquisti, yan ay intended doon sa mga pamilya na mayroong anak na 3 years old pababa o kaya naman ay doon sa pamilya na mayroong 65 years old pataas. Balik tayo dito sa karta familia, gaya ng ating nabanggit kanina, yan ay tulong na galing sa national government. As mentioned din, yan ay stop na ngayong 2022 sa national level. Pero merong mga selected na regione at saka komune na yan ay tuloy pa rin ngayong 2022. Kung ikaw ay residente ng regione Friuli Venezia Giulia, pwede ka pang mag-apply nitong karta familia online. Punta ka dito sa website nila para sa modulo at sa iba pang mga info. Para yung modulo da compilare. Open pa din ang karta familia maging sa mga residente ng Comune di Pesaro. Dito ka naman pupunta para makapag-apply ka online. Pwede din naman na i-download mo yung modulo
fifilapan mo, and then ikokonsend niya mo personally doon sa komune. Ang mga links ng website na nabanggit natin kanina para doon sa regione at saka doon sa komune, inilagay ko na sa description sa baba para i-click mo na lang, diretso ka na doon. Next up naman ay yung bonus na 550 euros. Last June 21, 2022, ini-announce si Labor Minister Andre Orlando na may bagong bonus na parating. Ang 550 euros na yan ay para sa mga laboratory part-time. Ito yung mga requisite. Dapat ikaw ay merong kontrato na tinatawag nila na parsyale cikliko. Pwede yan na maging vertikale. Ibig sabihin ay 10 pieno for certain days lang, hindi doon sa buong linggo. O kaya naman ay certain months, o kaya naman ay within a certain year. Meron din naman na tinatawag sila na horizontale. Ibig sabihin ay pumapasok ka araw-araw, pero maigsi lang. Kasi kakunti yung oras mo kumpara doon sa mga normaling orario. O kaya naman yung tinatawag nila na misto. Yan ay kombinasyon ng vertikale at saka horizontale. Isa pang kailangan, dapat noong 2021 ay hindi ka naglaboro ng 7 weeks hanggang 20 weeks. Hindi rin compatible ang bonus na ito kung halimbawa nakakatanggap ka ng disokupasyone, kung ikaw ay may NASP, o kaya naman ay kahit na anong uri ng tinatawag nila na tratamento pensionistiko. Itong bonus na pinag-uusapan natin, yung 550 euros na to, ay nasa experimental stage pa lang. Kaya kailangan pa nating maghintay kasi maglalabas pa sila ng isang dekreto na kung saan ay nakapaloob yan. And then, maghihintay pa ulit tayo ng dekreto atuativo at saka yung circulary IMSS na kung saan ay nakalagay doon, nakadetalye kung paano mag-a-apply at saka yung iba pang mga instructions. Dahil diyan ay hindi pa pwedeng mag-apply ngayon, maghihintay pa tayo raga. Ang isa namang bonus sa pag-usapan natin ngayon, sabihin natin na ito yung mas malapit na sa katotohanan na mangyari. Ito yung bonus na direkta na matatanggap mo sa iyong busta paga. Ito ay incentive din galing sa gobyerno para sa mga laboratory dependenti. Pero ito ay bukod pa doon sa bonus 200 euros na matatanggap ngayong July 2022. Nitong mga nakaraang araw ay may nabanggit si Prime Minister Draghi na maglalabas ulit sila ng bagong dekreto. Around July 10, mapapublish ulit yan. At kasama dito yung tinatawag nila na talyo del cuneo fiscale. Itong talyo na to, applicable sa mga laboratory na kung saan ang reddito nila ay mas mababa sa 35,000 euros at sila ay nagbe-benefit doon sa exemption na 0.8% sa contribution. Tanda mo pag-araga na yan din yung isang requirement para dito sa bonus 200 euros sa mga laboratory dependenti. Kailangan ikaw ay exempted doon sa 0.8% na contribution. Dahil dito sa talyo del cuneo fiscale, yung 0.8% na yan ay mas lalaki pa, madodoble. Ang magiging epekto niya, around 70 euros hanggang 80 euros may madadagdag sa iyong busta paga. At ang ini-estimate nila ay around 200 euros yan hanggang 223 euros. Yan ay magiging applicable ngayong last quarter ng 2022. Kung tama yung mga initial reports, yan ay magiging effect doon sa September hanggang December 2022 at maaaring mag-continue pa hanggang 2023. Kaya raga doon sa mga nagtatanong, ito na yung bonus na 75 euros na darating doon sa busa paga. Kasi yan yung nasa gitna ng 70 at saka 80 euros. At ito din yung sinasabi na 200 euros na additional na iba pa doon sa bonus 200 ngayong July. Take note lang raga, yan ay para sa mga laboratory dependenti. We assume, nasabi ko po ay we assume na yung mga laboratory domestici, mga call for dati babysitter, para maka-avail nito at mabigyan din, kailangan na mag-file ng 730 o Unico. Pero syempre, hihintayin pa natin yung kanilang announcement, yung mga detalye kung kasali ka nga o hindi ang mga laboratory domestici. So ngayon ay wait and see muna tayo. Just in case na makasama ang mga laboratory domestici at kailangan mag-file ng declaration de heredity, magpa-file ka dapat ng 730 o Unico next year. Meron pa tayong dalawang bonus na pag-uusapan, pero bago yan, gusto ko munang mag-shoutout at magpasalamat sa dalawang raga na nagregalo sa akin. Maraming salamat sa iyo, Raga Maribit, dahil dito sa super thanks mo, malaking tulong niya sa akin, and I hope din na natulungan ka ng aking videos. Super salamat ulit sa iyo, Raga Martina, dahil ilang beses ka na nagregalo sa akin ng super thanks. So maraming salamat sa iyo. Ikaw din, Raga, baka sakali gusto mo rin akong regaluhan, madali lang naman yan, i-click mo lang si super thanks icon para maipadala mo sa akin yung regalo mo na super thanks. Maraming salamat sa iyo, Raga. Pag-usapan naman natin ngayon ay ang bonus taxi 2022. Last June 21, 2022, nag-start na ulit. Reactivated na ulit si bonus taxi. Aring bonus taxi na are ay para sa mga 65 years old and above. Kasama din yung mga nagbubuntis,
yung mga nagsasuffer sa sakit na kailangan ng continuous care, pati na din yung mga persons with reduced physical mobility, mga may sakit na kahit temporary, at yung mga nangangailangan ng life-saving therapies. Kasama din ang mga pamilya in difficulta at dapat mayroong ISEN na 28,000 euros pababa. Pati yung mga disokupati o kaya yung mga nakakasa integrasyone, pwede din dito sa bonus taxi 2022. Ang importante, dapat ikaw ay residente dito sa Comune di Milano para maka-avail ka niyan. Kung sakali na ito yung first time mo pa lang na ikaw ay mag-a-apply, gusto mo maka-avail itong bonus taxi, din sa sito na are, ikaw pupunta. 200 euros ang bonus taxi. Every time na gagamitin mo ay 20 euros ang allowed, yung pwede mong gamitin. Example, 18 euros ang babayaran mo doon sa taxi. Quindi, babawasin yan doon sa iyong bonus, yung 18 euros na yan. Kapag ka naman halimbawa, mas mahigit sa 20 euros ang iyong babayaran. Example, 25 euros. Yung 20 euros, sa bonus mo yan kukuhanin. And then, yung excess naman na 5 euros o kung magkano man yung excess sa 20 euros, ikaw na ang magbabayad niyan. Dili ka naman pupunta sa sito no are kapag meron ka ng bonus taxi at ikaw ay maglo-load lang. Up to 3 times ang allowed na ikaw ay maglo-load. Naandyan din lahat ng mga infos na kailangan mo, pati na rin yung mga links ng dalawang ito, halimbawa na mag-a-apply ka o kaya naman yung magre-recarga ka, yung mga links na yan ay inilagay ko din sa description sa baba. Okay Raga, last topic na tayo, pag-usapan naman natin yung tungkol doon sa bonus na up to 1,700 euros. Para doon sa mga nagtatanong kung ano ga yung bonus na iyan, yan po yung bonus para doon sa mga ina na walang trabaho at saka may baby. Yan din kasi yung tinatawag na asenyo maternita na kung saan ay ang mga komune di residensa, yun ang magbibigay sa iyo ng bonus na yan at doon ka din mag-a-apply. Panoodin mo ang vlog na are para malaman mo kung ano ba talaga yung bonus 1,700 euros na yan, ano gayang masenyo maternita na yan, papaano gayang apply yan at para kanino ba talaga yan. Okay Raga, sana ay naging malino sa iyo ang content ng vlog na to. Salamat sa patuloy mong panonood. Bago ako mag-next video, baka sakali hindi ka pa nakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, pa-thumbs up na rin at pa-share na rin sa iba ng aking YouTube channel. Ganun din, like and follow yung aking Facebook page, Chad Will Guide. Kahit doon, pwede mo ako suportahan, pwede ka na rin mag-subscribe doon. Questo è tutto. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie Raga, alla prossima!